firing night natin na natin! Ayan mga kalipi, nandito na naman tayo sa kusina ni Mommy Norskie. Kasi gabi na po, oras na po para magluto ng hapunan. Ayan, ang lulutuin ko po ngayon ay halos paborito to ng lahat. Yung gulay na munggo. Ayan, munggo na ang isa sa hook ko po ay baboy. Ayan o. So, eto na po ang aking mga ingredients. Naka-ready na ang mga panggisa. Ayan, if you can see po, makikita niyo po ba? Ayan. Eto yung garlic, and then the onions, the tomatoes, and the pork. Tapos, ito po yung tanglad na hindi ko pa nalilinis. Pati yung munggos, hindi ko pa na huhugasan. Ang kalabasa, hindi ko pa rin nalilinis. Ihuhuli ko na yan. Magigisa muna ako. And ito po yung mga gulay natin na fresh from the garden. Galing lang ito sa bakuran namin, guys. Ayan, no? Kamote tops and alugbate. Ayan. Kapipitas lang nito ni Daddy McHins. Ayan, basa-basa pa ang mga dahon kasi umuulan dito sa amin. Ayan, so samahan niyo ako sa aking pagluluto mga kalipi kasi medyo gutom na. Eh, ang munggos mga 1.5 hours to kasi syempre palalambutin pa ang munggo. Okay, so mag-start na po tayo guys. Magigisa na tayo. Ito ang brush sa CR. Binili ko din na. Kasi yung CR namin, ang dumi na kailangan ng linisin. Eh, nasira na yung brush ko sa CR, kaya bumili ako kanina. Daddy McKinskis, bigla nila sumisingit. Magugulat ka na lang, biglang nandiyan na pala siya nakaharap sa camera. Ilagay ko na po ang sibuyas. Tapos pag medyo translucent na ang sibuyas, ilalagay na natin ang bawang. Kuwan na, malagkit. Next, ay lalagyan natin ng tomato. Pag nagigisa talaga ako guys, gusto ko yung pag-isa ko ng kamatis, eh yung natudurog na talaga siya ba? Yung napipisat ko na siya, yun yung gusto ko kasi parang feeling ko lumalabas na talaga yung lasa niya dun sa mga isa-isa. Kaya pag feeling ko paglagay mo ng baboy ay yung lasa ng kamatis ay na-absorb na ng baboy. Masarap siya guys. Pag talagang napipisat na yung kamatis, yung lutong-luto na yung kamatis sa pag-isa pa lang ba, masarap. Ayan, so ilalagay na natin ang ating pork. Tatakpan lang natin yan para maluto siya ng konti habang ipiniprepare natin ang ating munggo. Uhugasan lang po natin ang munggo. Tapos, isasanay na natin ito sa pag-isa. Ay, ito pala, nakalimutan ko ang tanglad. Kailangan nasalo na ito doon para lumabas na yung aroma niya at ma-absorb na rin ng pork ang aroma at saka lasa ng lemongrass.
Sinama ko siya sa pag-isa, guys. At lalagyan na natin ng sabaw. Yung sabaw, guys, nasa inyo na yun kung gaano karami ang gusto nyong ilagay na sabaw. Anyway, ano pa naman yan, mag-e-evaporate pa naman yung ibang sabaw niyan kasi nga, ihilalaga pa natin ang munggo. Kailangan pa natin pasautin. Okay, takpan lang natin yan at hayaan lang natin siyang kumulo at mag-simmer para lumambot ang ating munggo. And while nag-aantay tayong lumambot ang munggo, guys, ay hiwain na natin ang kalabasa. Na-ready na natin ang kalabasa. I-prepare naman natin ang sibuyas dahon or spring onions. Kasi mamaya ilalagay natin to kasama ng iba pang dahon. Yung alupati at saka yung kamotitas. Lalagyan din natin ng bell pepper, guys, para mas malasa. Ganito ang itsura ng bell pepper dito sa amin sa Cagayan, guys. Well, bihira lang makakita ng bell pepper talaga na yung capsicum, yung malalaki. Bihira lang yun dito, tapos sobrang mahal. Ito yung kilalang bell pepper dito sa amin. Ang tawag sa Bisaya ay atsal. Ayan. So, ayan yung mga gulay, guys, na ilalagay natin mamaya pag lumambot na ang munggos. We have kalabasa. Ito, pinaghalong dahon ng kamote at saka alubate. And then, meron din tayong spring onions dyan at saka yung bell pepper. At habang nag-aantay tayo dyan, magsasain na rin ako, guys, kasi wala pa kami sa nai. Sasain muna tayo, guys. Ayan, yung rice washing, guys, ito,
hindi ko to tinatapon. Ginagawa ko itong pandilig sa halaman, especially sa orchids, kasi nakakatulong to para mabilis mamulaklak ang inyong mga orchids, guys. Subukan nyo nga yan. Subukan yung diligan ng mga pinaghugasan nyo ng bigas ang inyong mga orchids, di ba? Mabilis yan mamulaklak. Ayan, guys. If you can see, kumukulo na po ang ating nilagang munggo. Lalagyan natin ng oyster sauce. Mahilig talaga ako maglagay ng oyster sauce, especially sa mga ulam, guys, kasi masarap ang lasa talaga pag may oyster sauce. Oh my gosh. Yung sakit ng oyster sauce na doon sa ano. Ay, hindi nasunog. Then, lalagyan na natin ng asin. Tapos, hayaan lang natin yang mag-simmer, guys. Para lumambot ang munggos at saka yung baboy. Hinaan lang natin ang apoy para hindi umabaw ang sabaw. Okay, balikan natin mamaya yan, guys, pag malambot na. Hi, editor. Let's play a battle. Hi, Kian. Dito ba yung... Kian, ga-edit ka, Kian. Hi. No. Bye. Ayan. So, ayan na ang ating munggo, guys. Pork. Ayan, guys. O, tingnan nyo. Ang sarap. Uy, kalami. With kalabasa and yung mga dahon-dahon dyan. Ayun po yung atsal o, or yung bell pepper. Ayan, isa yan sa nagpapasarap, guys. And of course, ito yung spring onions. Ayan. So, kakain muna kami, guys, kasi gutom na talaga. Time check. It's already 7:15 na ng gabi. So, oras na talaga para maghapunan. Kaya, ayan, maraming salamat mga kalipi.